Now we're going to head to Batangas, where heavy rains trigger a deadly landslide in the town of Aguncillo. The landslide buried a home in Barangay Subic, Ilaya. The victims include a pregnant woman and three children. The province of Batangas placed under a state of emergency as well due to the effects of Typhoon Karina and the southwest monsoon. Earlier, the provincial government has also suspended classes in all levels. Vice Governor Mark Levista says many areas in Batangas are still flooded, some cities also without power. Inabot po natin ang minimum threshold na 15% of the general populations affected by the typhoon, ang bagyong Karina, at ito rin po ang rekomendasyon ng kinauukulan at ng ating Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council headed by Ms. Amor Calayan. Ito rin po ang naging desisyon ni Governor Hermilando Dodo Mandanas at ng sanggunian panalawigan ng Batangas. Sa katunayan, sa araw na ito, magko-convene ang sanggunian panalawigan or mga board members para po isabatas at taayos ang deklarasyon ng state of emergency. Four people were killed in a landslide in Aguncillo Town in Batangas. The town's Vice Mayor, Daniel Reyes, joins us on the line now for a closer look at the situation there. Vice Mayor, good afternoon to you. Thank you for joining us today and welcome to the program. Good afternoon, Ma. So, pakikwento nga po sa amin, ano ba ang nangyari? Ito kung saan gumuho po ang lupa, prone na ho ba ito sa landslide or ito yung kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon po ng landslide dun sa area po na iyon, Vice Mayor? This is the first time po na masyadong malakas yung ulan. At the same time ay lumambot po yung lupa natabunan po, nagkaroon ng landslide at natabunan po yung bahay po nila. Mm-mm. Marami ho bang nakatira dun? Roughly po mga 5 to 6 houses po ang nandoon sa area na yun po. Kasi yung tabi po siya ng lawa, ang left side ay medyo bundok. So nandun po yung hanap buhay nila sa lawa. So dun sila sa taas tumitigil kapag po katapos ng kanila pong mga gawain dun sa lawa. So dun po sila tumitigil sa area po na yun. Opo. At hindi naman po ito dineklarang no-build zone. Or based on hazard mapping in the past, meron ho bang ganong study or ganong finding na hindi pwedeng tirhan ito pong lugar na ito, Vice Mayor? Based po talaga sa hazard map namin, hindi po siya dapat talaga tinitigilan ng tao because of prone talaga side. So yun lang po mga kababayan natin, hindi po natin mapigilan dahil nandun nga po yung hanap buhay po nila sa area. Mm-mm. Pero sinubukan niyo po ba? Yes po. As early we na nagkaroon na po ng warning, pinuntahan na po sila ng barangay natin sa disaster team at sinabihan na kung maaari lumikas na as early as possible. Pero talaga pong ayaw po ng ating mga kababayan na umalis po doon noon sa lugar na yon. Mm-hmm. We have the fatalities at 4. Can you confirm that to us, Vice Mayor? Or mas nadagdagan ho ba? Yes po. Only 4 po. 27 years old, 19, 13, and 9. Mm-hmm. At sa pagkakaalam nyo po, kailan, anong oras ho kaya nangyari itong landslide? Based on our medical team, roughly 10 o'clock in the evening. Kagabi between pa po. 10, yes po. Between 10 to 11 in the evening. Mm-mm. At anong oras po silang nadat na lamang na wala na pong buhay? Nung magisingan na po yung mga tao, mga kapitbahay, mga 5:30 po ng umaga, doon nila na-discover po na may landslide na sa isang bahay po na yun. So dahil dito ho, tingin nyo ho ba'y makukumbinsi nyo na yung inyong mga kababayan po na huwag nang magtirik pa ng kanilang mga bahay dyan po sa lugar na yan? Yes po, ngayon pong hapon, forced evacuation po ang ginagawa ng LGU doon po sa mga nandun pa po sa area. Dinadala po namin sila sa evacuation center po namin sa Barangay Pansipi. Mm-mm. So nabanggit niyo po kanina mga 5 to 6 houses po ang nakatirik po dyan? Yes ma'am. And yes, roughly ma'am. How many people
In total? Roughly po mga 30 individuals po ito. 30 individuals. Meron pa ho ba kayong binabantayan na ibang mga lugar dyan sa inyo pong bayan na prone din po sa landslide or pagguho ng lupa? Yes po, yun pong Barangay Piliminuang and Banyaga. Kasama po noong Subic Ilaya. Mm-mm. Yung mga area po na yon prone talaga sa landslide at may mga landslide na nangyari doon sa lugar na yon. Yes po, kasi po yun ay medyo bulubunduki na po yon, medyo hilly portion po yon at taas na lugar po talaga. Mm-mm. So, yun po yung pinapangambahan po namin na pwedeng magkaroon po ng landslide pa at pagbaha po doon sa area po. Opo, at ilan pong mga tao ang nakatira doon ngayon? Sa ngayon po, yung nasa mga yung doon po sa Tito Manalaw, nasa mga 30 po yun. Pero more or less po, mga 100 po yan na pamilya. Combined? Combined na yung dalawang area? Mm-hmm. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. Balik po tayo doon sa tanong kung na-hazard map po itong areyang ito at ano po yung finding. Pwede ho ba tumira doon o hindi? Sa hazard map po talagang hindi po siya dapat tigilan. Yun po yung sinabi na po namin sa kanila na red zone po talaga yun eh. Mm-mm. Yung area po. Prone po talaga siya sa landslide. Mm-mm. So yung naka-lupa po na nandun is product po siya noong mga previous eruption ng volcano. So hindi po talaga stable yung lupa sa area po na yun. Mm-hmm. At how do you think you can solve this, Vice Mayor? Because you're supposed to implement all these findings, right? And keep your constituents safe. Kaya ho kayo nandiyan para siguraduhin na hindi sila malalagay sa panganib. Kahit na ba sabihin nila ay kahit ho ayaw nila sumunod. But at the end of the day, dapat pong pasunurin sila dahil buhay po nila ang nakataya dito, Vice Mayor. Yes ma'am, we are trying our best po sa LGU na kumbinsihin po itong mga tao. Actually ma'am, meron kaming housing project na inyo-offer doon sa iba po natin mga kababayan na lumipat po doon. At the same time, ito naman pong nandito na karamihan, meron pa rin po silang other houses na pwedeng tigilan yung iba po doon. Mm-hmm. So yun po ang ginagawa ng LGU, ang matindihang kumbinsihan po talaga sa mga kababayan po namin na nandun po sa area na yun. Mm-hmm. Dito po sa Metro Manila, nadeklara na po ng state of calamity si DILG Secretary Benhur Abalos. Diyan po sa lugar po ninyo, may ganun na rin po bang deklarasyon? At ano po ang kinakailangan ng mga constituents nyo po sa mga oras na ito? Mula sa DSWD, yes, mula po sa provincial or the national government. Go ahead, Vice Mayor. Yes, ma'am. Sa part po ng provincial government, they declared already that the entire province is under state of calamity. So, yung mga nasa evacuation po ngayon, we need food. I think po, assistance from the national government po. Matulungan din po yung kababayan po namin na mga na namatay po, matulungan po natin ang assistance. Mm-mm. I think yun lang naman po, ang LGU naman po, may disaster fund pa rin na nagagamit. So yun po yung ni-utilize namin po ngayon, yung quick response fund po. Meron ho bang mga nagtamo ng injuries, Vice Mayor, na kinakailangan ng agarang tulong medikal? Meron naman po, na assist naman po ng medical team po namin. May nadala na po kami sa hospital. Mga minor injuries lang naman po. Mm-hmm. Na yung bahay po nila nga na nasira, natamaan ng kung ano po na nandun sa bahay nila. So yun lang po ang mga nadala naman po namin sa hospital. Okay, bukas po ang aming estasyon kung meron pa po kayong update, kung meron po kayong kinakailangan na mensaheng iparating, please don't hesitate to call our station as well and we will help you in that regard. Thank you so much, Vice Mayor Danielle Reyes there from Agoncillo in Batangas.